And let's open our Bible. Book of Luke chapter 1 and number 28. Reading from number 28, and the angel came unto him and said, Hail thou art highly favored, the Lord is with thee. Ang nagsalita po dito ay anghel po ng ating pong Panginoon. Nang sabi niyang, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sabi ng anghel, 29, And when they saw him, she was troubled at his seeing. Tayo, natutuwa po tayo kapag sinasabihan tayo, bukod kang pinagpapala. Pero si Mary at this moment, basa naman natin na nagkakaroon ng nagugulumihanan si Mary. Ako kung ako lang, masaya ako eh. Pero magkaiba kami ni Mary. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast her mind what manner of salutation this should be. And 30, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Una niyang binanggit, pinagpapala ka, di siya maniwala, nagka-problema pa yung kanyang isipan. Sunod na sinabi ng anghel, nakasumpong ka ng biyaya. Gusto kong mangaral ngayong umaga, mga kapatid, ng isang salitang nagsasabing, bukod kang pinagpapala. Amen. Praise the Lord. Amen. Parang unti lang yung agree, no? Na bukod kang pinagpapala. Amen! Samantalang yung iba, namatay na lang, kahuhukay ng pagpapala, wala pa rin. Pero tayo, makarinig tayo, parang si Mary pala tayo ngayong umaga, no? Makarinig tayo ng salitang bukod kang pinagpapala, parang wala lang. Eh ano ngayon? Pwede bang manalangin tayo, mga kapatid? Tingin natin ating host, pastor. Manalangin. Mga kapatid, Panginoong Jesus, haleluya muli, kami po ay nagpapasalamat ka, haleluya, dahil sa mensaheng Panginoong Jesus, haleluya, na ilalagay sa aming mga puso, Panginoong Jesus, at ayaan ka, haleluya, na puluin mo po ang aming mga sisidlan, Panginoon, haleluya, pumuling kami na iyong pagpapala, Panginoong Jesus, na iyong papangyarihan, na iyong salita, Panginoong Jesus, at ganoon din sa inyong pong gagabitin sa Pastor Emmanuel, patuloy ka, haleluya, na maging daluyan mo siya ng pagpapala, Panginoong Jesus, haleluya, sa pamamagitan po niya upang ang aming pagsasalusaluhan na iyong salita ay magkaroon, Panginoong Jesus, ng kalusugan sa aming pananampalataya. Lord, haleluya, patuloy ka, na kayo po ay pumalagit na sa amin, haleluya, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin, at hayaan God na patuloy na lumago sa pakikinig ng iyong salita. Pinupuling ka namin, sinasamba ka namin, ipinataas namin ang iyong banal na pangalan, ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang magkakasalat? Binigyan tayo ng salita ng bawat highly favored. Wala akong maitagati kung pinagpapala ko, hindi pera, pero nandito ako nakatayo, humihina, buhay, ito yung pabor ng palaki sa aking buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Makakaupo po tayo, mga kapatid, at ulitin ko, marami pong salamat sa inyong lahat. Parang yung mga may edad lang po ata yung nag-a-agree sa akin. Praise the Lord. Kapag ka tayo, mga kapatid, ay nasa labanan, hindi naman tayo mandirigma. Pero kapag ka ikaw ay nasa isang labanan, halimbawa lang, ikaw ay isang sundalo, at ikaw ay pupunta sa labanan, and you have the last arrow, wala nang iba, sibat lang. Paano mo gamitin yung last arrow
kapag ka ikaw ay nasa digmaan. Ha? Sisibatin mo kaya yung mga bagay na walang kwenta? Isisibat mo kaya yan sa mga, uy, mayroong asong ano, parang asong ulol, sibatin ko to, parang hindi man mahalaga, no? Sa inyong palagay, yung last araw, paano ninyo gagamitin? Gusto ko pong sabihin sa ating pong kalagitnaan na sa bawat paglalakbay natin, meron po tayong isang buhay na daladala. At gusto ko pong encourage tayong lahat ngayong umaga na yung nag-iisang buhay, paano mo gamitin ito na mabibigyan ka ng pabor ng ating Panginoon. Palagay ko hindi mo sasayangin ang nag-iisang araw. Yung nag-iisang buhay, palagay ko, hindi mo ito sasayangin. As long as we live, mga kapatid, maglilingkod po tayo ng tama. Maglilingkod po tayo ng maayos. Sapagkat iyan lang po ang nag-iisang buhay na meron po tayo, mga kapatid. Amen. 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 Hallelujah. Pero sa senaryo na ating nabasa, para bang istorya ito ni Mary, pabalikan ko lang na para bang hindi siya maniwala na parang tayo din. Hindi ko alam kung anong oras tayo matatapos. Alam ko na tayo natapos ito. Ha? Tumawa kayo na. Hindi kayo sanay ng alam ko na. Pero maaga pa yung nagluluto bago mapanis. Eh, no? Narinig ko yung magluto na daw. Lumabas si pastor ko, magluto na daw. Tapos kayo Raul na, baka okay, kakainin nila lahat yun pag matagal tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kabatid at mga kaibigan, pag sumunod ka sa Diyos, may pagsubok palagi. At kapag ka hindi ka sumunod sa Diyos, may problema palagi. Amen. Intindihan natin? Wala pong taong naglilingkod na sumunod sa Diyos na walang pagsubok. Amen. Wala ding taong hindi naglilingkod sa Diyos na hindi nagkakaproblema. Amen. Amen. Puro amen. Pero mga kabatid, hindi lahat ng amen agree, ha? Oh, totoo ito. Sa Bible kasi may lahat ng libro sa New Testament, yung dulo niyan may amen. Hindi po yun agree. Ibig sabihin, nagtapos ng istorya. Lahat po ng libro, maliban sa Book of Acts, dahil ang Book of Acts ay hindi po yan natatapos, kaya nandito tayo hanggang ngayon. Amen. Kaya binabanggit ko na hindi lahat ng nag-aamin, nag-a-agree sa nangangaral. Yung ibang amin ay gusto nang tapusin mo na, wakasan mo na. Kaya dapat sigurado talaga, mga kapatid, kung ano yung amin natin, mga kapatid. At sa Bible, si Abraham sumunod sa Diyos. Alam natin ang istorya na merong malaking pagsubok. In fact, na-preach ko ito ng isang anniversary, mga kapatid, 43rd anniversary. I-preach ko itong pagsubok ni Abraham. Wala pong kagaya nitong pagsubok kay Abraham kung ikukumpara po natin. Iba yung pagsubok ni Job, na kung ako naman ang mag-arrange, dapat si Job naman ang gagawin kong a man after God's own heart. Kung ako ang mag-arrange, pero hindi. Si David naman yung may titulo that a man after God's own heart. Palagay kung matatagalan ako pagka magaganito-ganito. Ito ko sanay ng ganun eh. Nagtuturo ba ako sa Bible school, pero gusto ko pag nagpipreach ako, nagpipreach ako. Kaya balik na lang tayo kay Abraham. Si Abraham yung taong pinakamalungkot sa Bible nung sinabihan ng ating Panginoon, Abraham, bumangon ka at pumunta ka, sumunod ka sa akin, pumunta ka sa isang lugar. And then sabi ng Bible, si Abraham bumangon at sumunod sa Panginoon. At ang sabi pa ng Bible, hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Sa lahat ng destinasyon ng buhay po natin, ito yung pinakamahirap na lakad, yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Amen. Amen. Yes. Dala ka ng basket, saan ka pupunta? Iwan ko ba, saan ako?
Hindi mo maintindihan kung saan ka pupunta. Ganitong ganito si Abraham. Pero sumunod siya sa utos ng ating Panginoon, mga kabatid. At gusto kong maintindihan po natin si Abraham bago tinawag ng ating Panginoon, worshipper na po si Abraham, mga kabatid. Lagi na po siyang nagsisimba. Talo po tayo, mga kabatid. Lagi na po siyang nagtatayo ng dambana before pa niyang makilala ang ating Panginoon. Worshipper na siya eh. Meron akong gustong ipupwede dito mamaya, mga kabatid. Nung iniwan niya ang kanyang lupain, sumunod siya sa ating Panginoon. At iniwan niya ang kanyang lupain. Sabi ng Bible, si Abraham ay palasimba na. At si Abraham ay dati na pong mayaman, mga kabatid. Gusto kong maintindihan po natin na ang taong uhaw sa pagsamba, kahit saan na lang, magsasamba talaga ito kapag ang tao ay nauuhaw sa pagsamba. Ganun na ganun si Abraham, di niya kilala ang ating Panginoon, pero alam niya paano sumamba, dapat kilanlin. Merong Diyos na dapat paglilingkuran. Kaya si Abraham, kahit saan siya mapadpad, naglilingkod na siya sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit mali yung kanyang ginagawa, hindi naman sa Panginoon talaga. Pero worshipper siya. At gusto kong sabihin ng mga Katolik, worshipper po ito. Worshipper, di natin kayang pantayan yung mga Katolik, mga Katolik. Sino dito ang kaya pumantay sa Katolik? Alas 4, pupunta na si bahay. Kaya natin, hindi. Punta lang tayo, alas 4. Sige, magkano tayo yung harana kasi may birthday yan doon. May kainan yun eh. Pupunta tayo, okay yun, minsan-minsan. Pero yung tuwing madaling araw, di natin kaya. Gusto kong malaman natin na ang taong uhaw, kahit mali, mga kabatid, pero nagbibigay ng satisfaction sa puso, magugustuhan mo talaga yon. Kaya ang tao palipat-lipat kung saan-saan at kung saan magustuhan ang ng kanyang puso, doon siya mamamalagi kahit mali, mga kabatid, kasi panatag ang kanyang puso. At si Abraham ay ganun na ganun sa kanyang kapanahunan. Amen. Kasi pag uhaw na ang tao, hindi ka na namimili ng tubig. Amen. Amen. Bakit? Gusto ko yung nature. Gusto ko yung nature spring. Pero kapag ang tubig na meron na lang ay fresh, medyo okay rin yun kasi may alat ng konti. Pero pag meron kang mapilian, hindi ka talaga tatanggap ng tubig na fresh, mga kabatid. Ang taong nauuhaw sa presensya ng ating pong Panginoon, wala pong pinipili as long as nakakaramdam ng emptiness sa puso, mga kabatid. Hahanapin at hahanapin talaga ang gawain ng ating Panginoon, sapagkat sa gawain lang ng ating Panginoon, maramdaman natin ang satisfaction, maramdaman natin ang kaligayahan, maramdaman natin, mga kabatid, yung pagkilos ng ating banal na Panginoon, mga kabatid. Amen. Amen. Hallelujah. At si Jonah sumunod din sa Diyos. May problema. Alam nyo bang sa panahon ni Jonah, ang utos ng ating Panginoon ay pumunta sa Nineveh. Alam natin istorya kasi paulit-ulit. Pero si Jonah, alam nyo bang bakit ayaw niya sa Nineveh? Kasi ang mga tao sa Nineveh ay mga barbaro. Alam nyo yung barbaro, hindi yan babae. Yung barbaro, ito yung mga taong matatapang, kumakain to ng tao. Ayaw niya doon, samantalang ang Tarsis, mga taong negosyante. Magagandang mga tao ito. Kahit ako naman, okay doon, mga negosyante yun eh. Ba't ka dyan sa matatapang eh, baka walang mangyayari sa'yo dyan. At sa panahon ni Jonah, mga kabatid, pumunta siya hindi sa Nineveh. Mababa yung oras ko, marami kong gustong sasabihin eh. Ha? Ilang oras ba talaga ba dito? Ha? Malapit ang matapos. Praise the Lord. Hallelujah. Alam natin ang istorya nito na hindi siya tumuloy ng Nineveh, kumuha siya ng ticket papuntang Tarsis.
Kasi maganda ngayon Tarsis eh, mga negosyante. Palagay ko kagaya dito siguro, mayayaman yung mga tao, malamig yung panahon. No? Hindi mo na kailangan magpapa-ice pa, nginginig ka talaga sa lamig, maligo. At maganda yung lugar mga kapatid, maayos yung lugar. Baka ito rin yung gusto ni Jonah. Pero gusto ko pong meron pa akong gustong liwanagin sa istoryang ito mga kapatid, na para magbibigay din ng inspirasyon sa ating paglilingkod mga kapatid sa ating pong Panginoon. Wala pong pilitan si Jonah sumunod pero hindi sa kalooban ng ating Panginoon. Alam natin ang istoryang ito pero pinili niya yung isang lugar na gusto niya at hindi gusto ng ating pong Panginoon mga kapatid. Pagdating kasi sa desisyon, mas makapangyarihan tayo kaysa Diyos. Amen. Amen. Walang makapigil sa iyo. Kahit si Satanas, hindi po makapagtigil sa atin kapag nag-decide ang tao. At ito yung bagay na makapangyarihan tayo, yung desisyon. Hindi to pinapakialaman ng Diyos. Dahil kung pinapakialaman to ng Diyos, palagay ko lang ng tao maglilingkod sa Panginoon. Amen. Pero hinayaan niya tayong mag-decide. Kaya si Jonah dumating sa point na nag-decide siya kung saang lugar siya pupunta mga kapatid. At napili niya nga ang isang lugar na hindi gusto ng ating pong Panginoon. Gusto ko rin sabihin, kapag pinili natin ang sarili po nating kagustuhan, meron pong mga tiisin, meron pong mga pagdurusang nag-aantabay mga kapatid. Amen. Amen. Mayroon pala pagkasarili natin no, yung ating sinusunod. Kaya sumunod siya, pero hindi sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang laman po natin ay naghahanap palagi ng paraan. Pero gusto ko rin sabihin, kung ikaw ay nakarating sa bahay ng ating Panginoon, milagro po yan mga kapatid. Pabor po iyan ng Diyos na pagbangon mo, makakarating ka sa gawain ng ating Panginoon. Gusto kong i-challenge tayo, hindi po lahat ng oras pagbangon mo, makarating ka sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kung lang sabihin, bago kami nag-flight, nakabasa ako ng chat ng aking mama, nasa time ng devotion sila. Nahimatay lang. Walang sakit yun, wala akong maalala na na-admit hanggang sa nagka-edad ng ganoon. And then, tuloy lang kami, sumakain lang kami ng aeroplano. Maya-maya, sabi ko, plasa nyo lang, baka nila, pinasok ng lamig. Maya-maya, sinugod daw sa ospital, and then wala ng buhay. Hindi po yun ang gusto kong ipuwin sa ating kalagitnaan. Hindi po natin hawak ang bukas. Amen. May edad ka man, bata ka man, pabor lang ng Diyos na makarating ka sa bahay ng ating Panginoon. Pagtanggalin ng Diyos ang pabor sa atin, saan ka pupunta? Sabi ng awit, naglalaro sa hangin. Hindi ko alam kung saan ang tungo ng buhay. Pero kung may Kristo po tayo, meron po tayong tamang destinasyon. Kung may Diyos tayo, may giya po tayo mga kapatid na magtuturo sa atin kung saan tayo ihatid. Sapagkat ang giya ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino nakakalam po anong kahoy ginamit sa Arka ni Noe? Ha? Kunting ano lang tayo. Hindi ko mangangaral ng history. Anong kahoy ang ginamit sa Arka ni Noe? Ha? Baka biscuit yun, ha? Ha? Sabi ng iba, whopper daw. Sabi ng iba, gopher. At alam nyo ba bakit gopher ang ginamit na kahoy? Sino mayroong idea? Bakit gopher? Dami naman kahoy. Sikat ngayon ay ipil. Hindi yung nabubulok, hinara. Bakit gopher? Ha? Wala bang nakakalam bakit gopher? Ha? Ano? Ano? Nasa gitara lang, pag-gitara pa rin. Alam nyo mga kapatid, bakit gopher ang ginutos ng ating Panginoon? Dahil ang gopher lang ang kahoy na kaya niyang isustain ang kanyang sarili sa panahon na siya'y nabababad sa basa o tanglamig.
meron siyang kusang lumalabas na langis na mag, tawag niyan, para i-prevent siya sa panahon na siya nabababad sa basa. At sa panahon naman na magbibilad siya ng init sa mahabang panahon, lalabas din yung kanyang katas na langis para ma-preserve din siya ng maganda at tatagal siya, mga kapatid. Siya lang ang kahoy na tatagal ng napakahabang taon kasi merong siyang langis na nagsusustain para hindi siya mabulok, mga kapatid. Kung naglilingkod kayo ng matagal, wala akong ibang pwedeng ipangalandakan. Wala akong ibang pwedeng ipagmamalaki. Bakit ka nakakatagal sa paglilingkod? Dahil meron po tayong Holy Ghost sa panahon ng taglamig. Kaya kanyang i-preserve, mga kapatid. At dumating man ang init, ay kaya tayong i-preserve hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Tayo ay tatagal dahil sa banal na Espiritu na ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya naghahatakan ang ating laman, ayaw na magsimba. Yung may gusto dito, yung ating kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin natatakot sa impyerno, pero yung laman po natin, mabubulok sa lupa, babalik siya sa lupa, mga kapatid. Kaya nag-aaway, nagkukontrahan, ito ang dalawa. And to make the long story short, si Jonah ay sumakay ng barko or daong, mga kapatid, or sasakyang pandagat. Alam nyo ba, kapag mag-backslide ang tao, palaging mayroong paraan si Satanas. At kapag tumalikod ka sa Diyos, mag-prepare ka agad siya ng sasakyan. Ay, dito ka na. Si Jonah, nung hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos, mayroong ka agad barko patungong Tarsis. Bibigyan ka ng sasakyan para tatawid ka sa mundo, mga kapatid. Galing ng ano, no? Galing pala ng demonyo, no? Kala mo, worshiper lang ang demonyo. Hindi, worshiper pa talaga demonyo. Wala itong mga worship natin. Dito, para kay Lucifer. Kasi siya talaga yung director at million of angels yung kanyang dinidirect sa choir. Nga lang, nahulog siya. Pero, nung mahulog siya, tayo aakyat. Amen. Amen. Nung mahulog siya, magdusa siya, tayo aakyat. Papalit tayo. Hallelujah. Sa pwesto niya. Kaya lahat ng ating worship, rehearsal po ito lahat. Amen. Dito, pahingalingal tayo, pero meron doon pang walang hanggan. Dito to yan, mga kapatid. Dito meron. Lahat ng ating ginagawa, rehearsal po ito. Pabalik-balik tayo sa church, rehearsal po ito. Yung pagpupuri natin sa Panginoon, rehearsal po ito. Dahil mayroon tayong pinaghahandaan na lugar na doon magpupuri tayo. Wala na pong division, mga kapatid. Lahat po ng buong mundo ay magsasama, magkakaisa. Masigitan pa natin ang choir ni Satanas. Mas lampasan pa natin. Lahat po tayo ay magpupuri araw at gabi. Sabi ng Bible, at walang katapusan, mga kapatid. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa kanilang paglalayag, sabi ng Bible, niyanig ng hangin at ng alon ang karagatan at sila'y dahan-dahang nababahala. Pero sabi ng kapitan, matagal na akong kapitan, kaya to. Paulit-ulit ko nang binabalik tong Tarsis. Habang naglalayag sila, lalong lumalakas, sabi ng Bible, yung hangin at yung dagat ay lumalaki. At lahat, mga kapatid, gusto kong maunawaan natin to, lahat ng uri ng tao sa loob ng sasakyang pangdagat nagre-represent ng ating mundo. Kaya lahat ng tao doon, sabi ng kapitan, hindi na natin to kaya. Tawagan nyo na ang inyong kilalang mga Diyos. Kaya yung mga Muslim tumutuwad na Allahu Akbar.
pinupuri nila ang Panginoon. Yung mga Katoliko, mga kabatid, ay nananalangin na Aba, Ginoong Maria, mapupuno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, lahat po sila'y nananalangin, mga kabatid. Pero hindi humupa ang tinatawag na alam. Patuloy silang niyayanik ng alon. Sabi ng kapitan, meron siguro talaga ditong problema. Umikot yung kapitan at nakita nila si Jonah na tulog sa ilalim ng ano yan? Ano yung tulog ng bangka? Kamaruti kasi pag bangka yun, pero pag malaki sa ilalim, makina kasi sa bayo. Mainit doon. Natutulog si Jonah. Gusto ko kong malaman natin, mga kapatid, na tayo ay mga lahi ni Jonah. Ha? Yung Katolik, nagsisigaw na, yung Muslim, sumisigaw, ang Pentecostal, lahi ni Jonah. Agree? Ha? Amen. Tama? Amen. Lahi tayo ni Jonah eh. Totoo naman, interest natin yung lahi ni Jonah. Doon tayo. Lahat doon sa barko kasi nananalangin na. Si Jonah tulog. Pentecostal na Pentecostal. Di ayaw kong saktan kayo mga kapatid. Masaya tayo. At maintindihan talaga natin ang kalagayan. Kasi lahat sa Bible, shadow po yan. At nakikita po natin sa ating kalagayan na sila pala ay literal at tayo pala ay spiritual, sinusundan po natin sila, mga kapatid. Yan. Kaya okay lang sa inyo? Amen. Yan. Baka ba magalit kaya hindi nyo na kami pakainin. Yan. Pag i-imagine mo ang kalagayang ito, kala mo daw, sabi ng iba, parang na-flurwax na yung sahig ng barko. Kasi lahat ng tao, hindi na makalakad. Iisip, yung mga flurwax, lumalabas na sa bibig. Pag malakas yung alon, hindi ka na makatayo at dudulas na ng gusto yung sahig. Dahil sa dulas ng mga suka siguro. At iyan po ang mga nangyayari, mga kapatid. Huwag kayong magtampo sa akin, sabihin ko lahat kayo ni Jonah. Kasama ko lahat naman tayo. Kasi pag Pentecostal talaga, kilala yan na matagal bumangon, matagal magising. Pero mga Katolik, totoo ito. Hindi ito ano, realidad to. Yung mga Katolik, alas 5 pa lang, punta na, lalo yung mga dibutado talaga. Birthday nga lang, ang black na sun, kaliit-liit na tao, black pa eh, dinudumog ng tao. Madaling araw, yung iba'y galing pang Mindanao, pupuntang Quiapo. Totoo yan, mga kapatid, para lang makita yung black na sarin na yan. Pero saan yung mga Pentecostal? Nagliwaliw lang, nag-i-enjoy sa labas eh. Sila mali man, pero meron talaga silang puso na maglilingkod sa Panginoon. Pero mga Pentecostal, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, natutulog sa ilalim ng makina, ginigising ng kapitan. Hoy, taong tulog, in-interview si Jonah. Taga saan ka ba? Sabi ni Jonah. Anak, ako ng propita. Propita ako ng Diyos. Grabe. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Ano ngayon kung propita ng Diyos? Lahit natin yun. Kasi ang fivefold ministry na sa atin. Amen. Lahing-lahi, di ba? Anak, ako na propita. Inutosan ako ng Diyos. Hindi ako sumunod sa Nineve. Pupunta akong Tarsis. Ako ang dahilan. Gusto kong sabihin, mga kabatid, kapag ka-anak ka ng Diyos, kapag ka may problema, alam mo halos ang dahilan. Hindi alam ng sanlibutan, hindi alam ng Katolik. Tumatawag sila sa Panginoon, hindi nila alam. Pero yung mga anak ng Diyos, alam ng anak ng Diyos. Pagka nagkakagulo ng mundo, kapag may mga lindol, kapag may mga kalamidad na nangyayari, alam ito ng mga anak ng Diyos na malapit nang babalik ang ating Panginoon. Pero ang problema, natutulog ang anak ng propeta sa ilalim ng tinatawag na makina na lahi po natin. Hallelujah. Ang mahirap dumating, mga kabatid, ang panahon na kagaya ng pagbabalik ng ating Panginoon at tayo ay natutulog.
Mga kapatid, gusto kong sabihin sa ating kalagitnaan, huwag tayong masyadong magtiwala sa ating panahon. Because every 2,000 years, mayroong pong malaking event ang mundo. Ngayong lumipas na 2,000 lang, ang walang nangyayari. From the time of creation hanggang sa mahulog ang tao, ay hinugasan ng Panginoon ang mundo at tinanggal lahat ng kasamaan at nagbalik ang tao. At hanggang sa panahon ni Lot, mga kapatid, ay ginulaw ng Diyos sa pagitan ng apoy. And from that time, dumating na ipinanganak ang ating dakilang Panginoon, ay meron pong malaking nagaganap. Ang aking ikinababahala, wala pong nangyari noong 2000. Baka mamaya, baka bukas, baka makalawa, o kaya'y susunod. Ang gusto kong sabihin, ihanda po natin ang ating sarili. Kung may panahon ka, huwag kang matulog sa sanlimutan. Baka biglang babalik ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes. Hallelujah! Hallelujah! At sa loob ay madilim, mga kapatid, na sabi ni Jonah, ako ang dahilan kung po pwedeng ihulog ninyo ako sa dagat. Nung sabi ng kapitan, basta wala kaming pananagutan, ikaw ang nagsabi. Sabi niya, walang ibang paraan para huminto ang kaguluhan. Ihulog ninyo ako without knowing na mayroong isda na malaki. Ang pangalan ay? Malaki isda. Ha? Na nakanganga. Hindi alam ni Jonah. Nung pagkahulog ni Jonah, naramdaman siya niyang siya'y nasa loob ng isda. At ang description ni Jonah, impyerno ang tiyan ng isda. At gusto kong maunawaan natin, mga kapatid, ng isda, hindi po ito kagaya ng tao. Sa aking pananaw, kung tao, kahit tatlong araw, hindi mo matunaw ang tao sa loob ng tiyan. Pero ang isda, hindi sila mumunguya, nilulunog. Meron silang kakaibang asid na yung asid lang ang magdahan-dahan na magtunaw ng lahat ng kanilang kinakain. Pero ang Diyos nagbibigay ng magandang pabor, mga kapatid. Kapag tinawag ka ng ating Panginoon, dadaan ka ng malalim, mga kapatid, na mga pagsubok. Dadaan ka sa malalim, mabibigat na mga problema. As long as you have the favor, mga kapatid, you are highly favored, mga kapatid, ng biyaya ng ating Panginoon. Kahit mapait na karanasan, kaya kanyang hawakan, at kaya kang kaya mong ideklara na kahit lumakad ako sa ilalim ng dagat, hindi ako malulunod. Kasama ko ang Diyos, lalakad man ako sa ibabaw ng apoy, hindi ako masusunog. Pagkakasama ko ang aking Panginoong Diyos, ang ibig sabihin niya na lahat ng yan ay pabor lamang ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Pero tayo, parelax-relax lang tayo, mga kapatid. Wala namang problema sa pagre-relax. Ang problema kapag kaiiwan natin ang gawain ng ating Panginoon dahil sa pagre-relax. Can you imagine 72 hours equivalent 3 days and 3 nights? Si Jonah na walang kinakain. Komportable kaya siya? Nakasandal siguro siya sa ano? Puro bituka yun eh. Nasa bituka lang siya lahat eh. Okay kaya yun? Maganda pa kaya? Maganda siguro mag-ayuno ka na ano? May higaan ka? May tubig ka? Doon iniinom niya, dugo siguro ng isda kung umiinom siya. Ang description nito ay impyerno, mga kapatid, ni Jonah. Na napakahirap talagang kalagayan. Pero sa aking pagkakaunawa, dapat dahan-dahan na siyang matutunaw. Dahil sa asid ng isda, pag malaki yung isda, mas malakas yung asid na magtutunaw. Pero ang pabor ng Diyos, mga kapatid, nakipag-deal si Jonah sa loob ng tiyan ng isda.
Sabi ni Jonah, Panginoon, babayaran ko lahat ng aking kasalanan. Pagkabinasa ninyo yun, nakipag-deal si Jonah. Panginoon, babayaran ko lahat ng aking kasalanan. Iligtas mo ako mula sa impyerno. Eh talaga naman, wala ka nang magagawa pagka ganun ang kalagayan, mga kapatid. Wala ka ng choice eh, kundi tumawag sa Panginoon. Kaya kadalasan tumatawag sa Panginoon, yung bang huling, yung huling yugto na ng buhay, yun din nakaya ng doktor, din nakaya ng lahat ng albularyo, tinawag mo na, lahat ng doktor, wala ng pag-asa, and then utusan ka pa ng doktor, ipasa Diyos mo na lang, pakainin nyo lahat ng gusto niyang kakainin. Hallelujah. Glory to God. Pero si Jonah nagsisi. Sabi niya, Panginoon, babayaran ko lahat ng aking pagkakamali. Pagkatapos ng 3 days ng makikipag-deal si Jonah sa ating Panginoon, sabi ng Bible, mga kapatid, or may lingwahe ang Bible, na parabang nag-alburuto ang tiyan ng isda. At ang kagandahan, mga kapatid, ay doon siya inilwa ng isda sa bansa or sa bayan ng Ninibi, mga kapatid. Yung bayan na hindi niya gusto, yun ang kanyang napupuntahan nung matapos siya makikipag-deal sa ating Panginoon. Gusto ko pong sabihin, hindi mo pwedeng i-question ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-react sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng i-argue ang kalooban ng ating Panginoon. At mga kabatid, sumunod ka na lang sapagkat may pabor ka ng ating Panginoon. May pabor ka kapag ka ikaw ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Malulok ka man ng mundo, siguradong iluluwa ka kapag ka makipag-deal ka sa Panginoon. Ilululukit ka man ng mundo, pero gusto kong sabihin sa ating kalagitnaan, huwag kang magpalamon sa bibig ng mundo, mga kapatid. Napakalaki ng bibig ng mundo na nakahanda sa lahat ng nahuhulog. Kaya sabi ni Paul, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, sapagkat ang mundo ay nakabuka at may paraan. Siguradong lulunakin ka at tutunawin ka, pero sa altar ng ating Panginoon, kung marunong kang makikipag-deal, Panginoon, kung may kasalanan ako, pagbabayaran ko lahat ng aking pagkakamali. Ibubuga ka, isusuka ka uli ng mundo at ibibigay ka niya sa presensya ng ating Panginoon, na yun naman ay ating kailangan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang mundo natin ay puro na lang problema, puro gira karamdaman. Dinuduyan tayo sa ganitong kalagayan. Kaya yung mga Katoliko ngayon, sumisikat na, nangangaral na ng tithes. May mga Bible study na. Yung mga pari ngayon, nakikipag-debate na. Umaawit na sila ng masaya sapagkat ito na yung kanilang ginagawa. Pero gusto kong i-encourage din tayo sa gitna ng kalagayang ito. Hindi nila alam, pero may alam tayo na may Diyos tayong babalik. May Diyos tayo na nangako sa atin. At ang pangako niya, mga kapatid, kapag matapos ko na ang aking ginagawa, muli akong babalik at kukunin ko kayo. Yan po yung pinakamasayang araw na kukunin tayo ng ating pong dakilang Panginoon. Wala nang pinakamasayang araw. Lahat ng ating ginagawa ay mapapalitan. Lahat ng ating ginagawa ay babayaran ng ating Panginoon. Kaya ini-encourage ko kayo, maliit bata pa lang ang church, 4 years pa lang, pero ini-encourage ko kayo, huwag kayong bumitaw
sa kamay ng ating Panginoon. No matter what happen, magkalindol man, magka-tsunami man, ang mahalaga nakakapit ka sa kamay ng ating Panginoon. Sa pagkakapag na dumating ang bagay na yan, we are all handicaps. Lahat po tayo ay walang maitutulong sa iyong magulang, sa iyong kapatid, pero may Diyos tayo na handang tumulong sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede ba tumayo po tayo, mga kapatid? Glory, glory, hallelujah. Alam kong marami tayong karanasan, marami pang mga pagsubok. Marami pa tayong mga pagdadaanan sapagkat ganito ang church. Pero masaya po tayo, mga kabatid, sapagkat may nangako sa atin. Hindi yung taong nangako lang na ipababa ang kilo ng bigas. Walang ganong pangako. Pero ang pangako niya na kung saan ako, doon din kayo. Isang araw, yan yung pangarap ko. Yan yung pangarap nyo na magkakasama tayo sa lugar na yan, mga kabatid. Glory God. Meron bang mga awit? Kung alam natin yung awit, dahan-dahan awitin natin. Pagsamo ay nang lulumoya rin puso. Alam kong nababatid mo. Hallelujah. Alam, naramdaman kong gusto ko yung awit na ito, mga kapatid. Pagbangon ko't pagbagsak ay iyong alam. Tingin ang iyong kalooban, sana'y kandilihin. Ako'y patatagin, ako'y palakasin. Church, the altar is open. You need to have the Holy Ghost to survive or to preserve us in this darkness world. Hallelujah. Ang kailangan nating lahat ay Holy Ghost. During the time, yung pera hindi mo kailangan. During the time, ang kayamanan, properties, hindi mo kailangan. The only need ay ang Holy Ghost sa buhay natin. Dahil kailanman pag wala ito, hindi ka papailan lang, hindi ka akyat. Hindi ka akyat sa kataas-taasan. Samantalang si Satanas ay bumulusok na sa butong lispit. Pero ang church, naghihintay pa ito ng pagtunog ng huling trumpet. At pag tumunog na, dahan-dahan itong aakyat, makikipagkita sa ating Panginoon. Pero the question is, paano ka akyat without the Holy Ghost? Paano ka pailan lang without the Holy Ghost? Hindi ka makasurvive sa iyong sarili. Hindi mo kaya ang iyong sarili. Maging sa panahon na yan, na kahit pastor mo, hindi ka matutulungan. Maraming banta ang mundo, lalabunin ka ng mundo. Lalabunin ka ng